Welcome guys sa isa na namang edisyon ng SAHD NICO. Isang quick video tutorial lang ito. Nag-upgrade ako ng graphics card ko which may kita nyo sa vlog number 50 natin. However, makalipas ang paggawa ko ng apat na videos, mula nun di pa rin ako na-satisfied sa bilis ng PC ko. Ako'y nag-research at napag-alaman ko na di ko pala na-maximize ang capability ng graphics card ko para gumawa ng videos gamit ang Adobe Premiere Pro. Dahil kung hindi nakaset ng graphics card mo sa Adobe Premiere, ito ang lalabas dyan. Imbes na ganito. So yan ang ituturo ko ngayon. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click mo lang ang red button at notification bell para sa mga bagong videos tulad nito. So first, alamin mo muna yung buong name ng iyong graphics card. Kailangan mo ito para mailagay natin manually ng tama sa file ng Adobe. In my case, ang name ng sa akin ay GeForce GTX 1050 Ti. Kung di mo maalala ang name ng graphics card mo, download mo lang itong file na ito, which is a GPU Z, para makita mo ang exact name ng graphics card mo. Ilagay ko na lang yung link sa description below. Pagkatapos na, punta ka lang sa Program Files at hanapin ang Adobe file. Click mo lang ang Adobe Premiere Pro. In my case, CS6. Saka hanapin mo ang CUDA supported cards. Click mo at hanapin kung nakasulat ang name ng card mo. Kung wala, congratulations, itatype natin ito manually. Pag naretype mo na ito, dito magsisave due to security features. Click mo lang ang save as at ilagay sa desktop o saan man mas madali itong mahanap. Bumalik ka sa desktop at i-copy mo ang notepad file na minanual encode natin, yung graphics card name mo. Punta ka ulit sa Adobe Premiere Files at palitan ng file na CUDA supported cards ng bago mong file. Pwede mo rin itong gawin sa Adobe After Effects pero ang file name naman ito ay Ray Tracer supported cards. Katapos ito, bumalik ka lang at i-open Adobe Premiere Pro. Pumunta ka sa Project, Project Settings, and General. Punta ka sa Video Rendering and Playback at ilagay lang ang dropdown to Mercury Playback Engine GPU Acceleration or CUDA. In this way, mamamaximize mo na ang functions ng graphics card mo kasama yung Adobe Premiere Pro. So yun lang guys, quick tutorial lang yan. Thank you guys for watching this video. Hopefully may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo yung video, please like and share. Kung natulungan ko kayo, you can also help me by clicking the subscribe button for more videos. Thank you guys and see you again next week. God bless. Peace.